si Maling Tribali. Natuturo po ako dito sa Rujas Elementary School. Baguhan lang po ako dito sa Rujas Elementary School. Bali, 5 months pa lang po ako. So, ang tinuturuan ko po ay grade 2 and 3. So, ito lang po. Sila lang po yung estudyante ko. So, apat na grade 3, apat naman na grade 2. So, kahit malayo po kami, maayos kami sa mga modules namin. Kailangan talaga mayroon na kaming nakaready lahat ng mga gamit talaga namin dito sa MISOC is SEM. So, ito yung last namin. Tapos, sa ngayon kasi, bago pa lang yung ano po, yung may baguhan kaming guro. So, from 1 to 4, ako po lahat ang nag-ano. So, ito po yung sa kinder at saka sa grade 1. So, kailangan organize lahat kasi mahirap po. Kailangan kung pagpunta ng parents dito, kung alam nila kung saan-saan nila kukunin yung dapat at ano nilang gagawin. So, ito po yung ano po, printer at saka computer. So, dito po ako nati-print. Dito naman po, wala akong problema sa school kasi kahit kita yun naman, para sa akin kasi gusto ko yung malinis ang classroom ko para tilatuma ako lagi. Parang bahay ko lang, parang ganun. Actually po, mayroon po akong bedroom. So, ito yung dito yung bedroom ko. So, dito ako natutulog. Dito naman po, may dalawa kang bathroom. So, in 5 months ko, sa 5 months ko, till at least na po, okay na ako. So, wala na akong problema. So, gusto ko lang pong sabihin, yung first day ko dito, ang layo talaga ng lalakarin ko. So, noong una ko talagang nahihirapan ako kasi alam nyo, pagdating ko dito, pagod na ako. So, parang gusto ko na matulog, gusto ko na mahiga. So, kailangan ko rin naman talaga magtrabaho kasi ang guro, ganun talaga siguro. Hindi kailangan na kung ano lang, kailangan talaga sa sakripisyo. So, magkape lang ako konti, tapos magsisimula na kasi lalo pa dito na ilan na kaming guro. So, hindi kailangan na magkwinta ka pa, kailangan mo maglinis. Kailangan, nung una ko talaga, yung classroom ko, parang magulo. So, kailangan ko siyang i-arrange kung paano siya. Pero, sa awa ng Diyos, okay naman na. So, gusto ko sana ipakita sa inyo, ng first week ko, sa ngayon, okay na po siya. Kasi, kita nyo naman doon, sa ngayon, may gate na kami. Saka may, medyo may improvements na. Dito, wala pa ito. Noon. Talagang ano siya. Pero sa ngayon, okay na. So, hindi naman talaga as in okay kasi mayroon pa kami problema. Ito po, gusto ko po sana makita ninyo. Nice po sana namin mag-raise ng fan para dito. Kasi, siguro para ano na, pag may face-to-face na, sana malaya na ang mga estudyante na maglaro. Kasi danger area to eh. Parang, hindi maganda para sa kanila na nandito sila magtatakbuhan tapos bigla na lang mahulog doon. So, gusto ko sana na sana, hindi ko alam kung paanong paraan na kami sana matulungan dito. Kasi kami tatlo lang kami dito. So, parang mahirap sa amin na gawin lahat para sa school. So, kung kailangan namin magtulungan pero hindi talaga namin kaya. Kasi hindi naman pero darating din kami siguro doon. Darating din siguro. Ma'am, ano po yung ano, yung naging experience nyo before pandemic at ngayong pandemic? Ano po yung pinagkaiba ng pagtuturo nyo bago dumating si pandemic? Ganito po yun. Since bago pa lang naman ako sa pagtuturo, so hindi pa rin as in talaga na formal na nagtuturo ako kasi module pa naman tayo eh. So, during ano ko, substitute teaching, nag-handle din ako ng mga complete class din ako. Ay, multi-grade pa nga eh. So, mahirap, pero parang maano mo na satisfied ka kasi alam mo, parang naibigay mo yung gusto mong mangyari at matutunan ng mga bata. Hindi tulad ngayon na basta mo na lang binigay yung module na hindi mo naman sila natuturuan.
Tapos hindi mo rin maano sa mga parents nila na hindi naman lahat ng parents may natapos o ano paman. Basta na lang din, hindi natin alam kung paano sit-up nilang ginagawa nila sa bahay. So, para sa akin, mas maganda talagang may ano na, yung face-to-face class. Kasi, alam mo, parang makita, tulad na ako, mother din ako, no? So, tulad sa anak ko, hindi ko rin sure kasi nandito naman ako. Basta ko na lang siya pinaturuan ng iba. Hindi ko alam kung paano siya, kung talagang may natutunan siya. At isa pa ang problema ko dito talaga sa Barangay Ruhas Elementary School, yung signal namin. So, signal. Wala kaming signal. So, as a mother, mahirap na pag, kasi dito ako, weekly ako umuwi. So, pagdating ko dito ng Monday, so, sa kapag, siyempre, inabiling ko na maayos sa mga anak ko. Pagka Friday, saka ko pa malalaman kung okay ba sila o ano. Kasi wala kaming signal kahit signal sa cellphone. So, hindi ko malang matawagan ng mga anak ko. So, mahirap. So, sobrang hirap. Mas maganda talaga sana may signal kami. Kahit lang signal sana sa cell site sa cellphone, okay na rin siguro. Kung mas maganda na may cell site kami sa internet, maganda siguro. Yes, kasi kung, di ba, ma'am, yung pagpunta pa lang dito, basically, guys, yung ako na experience ko din mismo, 'di ba ma'am, kanina papunta tayo dito kung gaano ka kaliblib, ka remote area, napakalayo talaga niya sa hindi naman sibilisasyon. I mean, napaka remote area nung ano Rojas Elementary School, kaya yung signal isa sa mga problema nila. And yung tawag nito ma'am, 'di ba yung ano din ano kaya yung pwede pang ano maitulong nila or sa mga makakapanood nito na yung regarding po sa pagpapaganda pa ng facilities ng schools, yung mga kailangan ng mga bata, usually ano po ba yung pinakakailangan pag ano ngayong pandemic, ngayong pag yung sa module po ma'am? Siguro sa module po yung basic kung na kaya yung ano kung mayroon naman kami, makakuha naman kami, pero hindi talaga dito sapato lang ng bond paper namin at saka yung printer namin, hindi kasi madalas nasisira, so kailangan talaga siguro may dagdag kami na printer o kaya yung laptop namin, hindi naman kami kuminsan nagahang na rin sa sobrang gamit na ba. Tapos yung mga ink namin nauubos din kasi kami kahit ano talagang kailangan, lalo na pa sa lower grade, kailangan talaga magpiprint kami at doon gagawa yung mga bata. Hindi kami nagpapagawa sa mga bata na doon sa paper. Sa module talaga kami. So, binabago talaga namin. Tulad last year, hindi naman ginagamit namin yung module last year, ngayon. So, nagpiprint talaga kami ng bago. So, talagang kailangan namin ng bond paper. Yes po. At saka po yung mga ballpen, saka lapis ng mga bata, saka yung mga, kasi dito madalas magulan. So, kailangan namin ng mga envelope, plastic envelope. Mm-hmm. Kasi, makakaya naman kami bumili, pero yung manipis lang, as in manipis na bibili namin. Yung pangmatagalan talaga magagamit. Yung pangmatagalan sana. Ng mga bata, no? In celebration po sa Brigada Eskwela, nangihingi sana po kami ng tulong. Nakita nyo naman po kanina yung ano dito sa school namin, sa video kanina. Gusto namin na yung kung sino man nakakakita o nakakapanood nitong video na to, sa lahat ng siguro sa mayor or sa LGU o private sector, sana po tulungan nyo kami na mabigyan ng kunting tulong para sa school namin, sa Rojas Elementary School. Hello po, ako po si Teacher Judeline Lagata. Ito po yung, dito po ako naka-assign sa Rojas Elementary School. So, ito po yung assigned room po. So, dito sa room po, daghan pa kayo nga himuunon. Like, ani, mga bulletin board, sa kinder, grade 1 o grade 2, wala pa akong kabalo kung sa aking pagbuhaton or sa akong ipang design ni ini. Then, daghan pa kayo mga butang na ipang arrange. Like, ini yung mga mga folders, ako pa rin siyang ipang arrange og tarong, ganyan na diri pasag siya,
kaninga wala ko pa siyang ibalhin o asa na ko ni mabalhin. Then dire, daghan pa sa tighimuon mga, daghan pa kayo mga ipang papilit like mga alphabets. Dire, ipang bukong dire, daghan pa sa tighimuon nun. Like dire, ani, makita man sa nato nga, nangabiba na, so pangalis na nandun siya. Ang assigned grade ko dito ay kinder, grade 1 and grade 2. Tapos, mag-i-arrange ko pa yung mga chairs nila. Dito yung kinder, ilalagay ko dito yung mga chairs nila. Tapos, dito ang grade 1. Dito na place. Tapos, dito ang grade 2. So, ang expected na pupils ko sa kinder is more or less 4 students. Then, sa grade 1, more or less 5 students, and then sa grade 4, grade 2 is more or less 4 students. Okay, so nakita man ninyo ang kahimtang na ko diri sa Ruhas as my first day karon. So daghan pa jud kay ko nga i-fix. So like sa ani sa palibot sa room, daghan pa jud kay ko nga i-fix dayon sa ako ang kinder, grade 1 o grade 2, ilabi na sa ilang modules, kaya kinahanglan ko o laptop, printer, then mga band papers, o ink. Then sa mga estudyante ko diri, mga basic needs sa school supplies like papel, lapis, mga crayons, ball pens. Sa mga nang tanaw karon ani nga video, kung naamoy makatabang, kung naamoy maitabang kanamo dire sa school, salamat in advance, then this is the beginning of my journey.